pagsupalpal ng isang bigating sports personnel dito sa Pilipinas regarding pa nga rin sa issue na kinakaharap ng ating kababayan ilang araw bago maganap etong 6th and final window ng Asian Qualifiers. Yan, eh, matapos mangilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating official na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Well, sa kabilangan ang siguradong spot na meron ng Team Pilipinas mga Bolero para dito sa papalapit na World Cup, ay ngayong buwan ay naging mainit pa rin sa mata ng maraming fans itong dalawang non-bearing game ng Gila sa huling window, kung saan yan ay kontra sa kupunan ng Jordan at Lebanon na pawang parehong gaganapin mismo sa ating bansa. Kaya naman simula pa lang noong Disyembre last year, sinimula na ng SBP ang pagbebenta ng mga tickets para dito sa gaganaping dalawang laban ng Pilipinas ngayong buwan. Na alam naman nating medyo may kamahalan, especially na maliban sa presensya ni Justin Brownlee, alam din ng marami na lalaro si Kai on this window. Kung saan last week, marami ang nadismaya matapos maglipa na ang usap-usapan na di raw makalalaro itong si Sotto para sa final window. Pero sa isang panayam, mula rito sa head coach ng Gilas Pilipinas, kanyang sinabi na naglapag na raw sila ng malaking pera upang ma-convince lamang itong Kampo ni Kai. I know that they're talking, there are negotiations, we've made an offer, we've made a very good offer, it's up to them now kung anong gagawin nila, if they accept it or not. Of course, I hope they do, we'll never know until he's actually here, right? So kung nandito siya, then... he's always told us how committed he is to the national team, how he wants to serve. And I think you can see even in his own personal statements, in mga posts niya, di ba? Alam naman natin yan, di ba? But until he's here, we'll never really know. Pero sa nilabas na artikulo ng ilang malalaking sources, opisyal na sinabi ni Kayat ng Washerman na di raw talaga maglalaro si Kabayan this window. Kaya naman dahil dito, sa dalawang magkaibang statement galing sa Kampo ni Sotto at ng SBP, matapang na nagsalita itong dating PBA commissioner na si Noli Iyala regarding sa issue na ito.